So after nating mag-discuss ng mga topics related to pressure, magsagot naman tayo ng mga easy at basic problems. So problem number one, what is the pressure head of oil with specific gravity of 0.82 if the pressure is 6.9 psi? So mag-illustrate lang tayo para sa problem at para mas maintindihan natin. Say meron tayong column of liquid, so yung liquid na pinag-uusapan natin ay oil na may specific gravity of 0.82. So ang pressure reading daw dun sa bottom ng column ay 6.9 psi. So ano daw yung magiging pressure head created by that pressure of 6.9 psi? Sulat naman natin yung mga given. So, napaka-basic nung way ng pagsosolve natin. Sinusulat pa natin yung given. Anyway, yung given natin ay pressure, which is 6.9 psi. Para sa mga hindi pa nakakalam, ang psi is pounds per square inch. At given din yung specific gravity ng oil, which is 0.82. So, yung required sa problem ay yung pressure head. So, formula natin for pressure head. So, pressure head is equal to pressure over specific weight of fluid. So, given na yung pressure, pero hindi directly given yung specific weight ng fluid. So, formula natin for specific weight of fluid is specific weight of fluid is equal to specific gravity of that fluid times the specific weight of water. So, ang specific weight ng water is 9.81 kilonewtons per cubic meter. So, ito yung pag-SI. Pero yung sa given natin ay naka-PSI. Kaya ang gagamitin natin ay English. So, that's 62.4 pounds per cubic feet. So, ngayon, compute natin yung magiging value ng specific weight of oil as per the specific gravity given. So, that would be specific weight of oil is equal to the specific gravity of oil times the specific weight of water. So, that would be 0.82 times 62.4 pounds per cubic feet. So, hindi na muna natin to i-compute sa calculator, no? At i-directly substitute na agad natin to dun sa ating magiging formula. So, compute na natin yung pinaka-required, which is pressure head. So, that would be H is equal to the pressure, which is 6.9 pounds per square inch. So, divided by the specific weight of oil. So, that would be 0.82 times 62.4 pounds per cubic feet. So, kung papansin nyo, dito sa ating equation ay makakancel out na natin yung pounds. Kaya lang, hindi pa natin makakancel out yung sa cubic feet dun sa inch square. So, ang gagawin natin, convert lang muna natin yung sa inch square at gawin nating feet. So, alam natin na ang 1 feet ay equivalent sa 12 inches. So, square lang natin yung buong conversion factor since square inch yung ating i-convert. Ayun, since wala na tayo nakakaligtaan, ay pwede na nating i-input yung mga value sa ating calculator. So, kung papansin nyo, ay in-input ko pa yung 12 over 1. No? Ay, si sir, pwede namang i-mental na lang yun. Wala namang masama siguro, no? Pero ito yung magiging pressure head natin. So, yung magiging pressure head ay 19.4183. So, 4 decimal places yung kinuha natin. At ang magiging unit natin would be feet since makakancel na yung inch square. So, pag 2 decimal places, that would be 19.42 feet. So, kung ang gusto naman nating final answer ay in terms of meters, pwede naman nating i-convert kasi ang equivalent ng 1 meter ay 3.28 feet. So, ako naman, ginamit ko lang yung function na conversion dito sa calculator. So, magiging value ng pressure head in English ay 9.42 feet. In SI naman ay 5.92 meters. So, ito na yung magiging final answer natin. And that would be all. Thank you so much.